Happy Tuesday sa iyo, kasama na nga DJ Karen, para sa another episode ng Yes, The Guest. At syempre, best, wala kang ibang gagawin kundi i-share lang ating Facebook Live at syempre, ang makipag-kwentuhan, tutukan sa amin ngayon. Dahil kung gusto mo ng masayang kwentuhan na may halong kantahan, siguradong mag-e-enjoy ka dahil makakasama nga natin ngayon ang young and fresh pop star from Davao City. Ayan, at inilabas niya ang chart-topping hits tulad ng Bangin, Kalawakan at Kaya. And eto best, kabakailan lang, siya'y nag-perform sa Pride Festival sa Quezon Memorial Circle na nakapagtala ng largest number of attendees sa Southeast Asia. Ayan. Please welcome, Paul Pablo. Hi! Hi! Grabe, alam mo, sobra akong na-intimidate dito kasi iniisip ko ang suot niya ngayong araw. Eh, talagang mga nakikita natin sa video pero hindi pala ganun. So, ako lang nakaglitter dito. So, kumusta ka? Okay naman po, DJ Karen. Thank you so much for having me. Grabe. So, kumusta naman ang buhay? Okay naman, masaya. And syempre, it's Pride Month. So, parang nandito ako sa moment ng life ko now na napaka makulay at masaya. Oo naman. Sobrang, feeling ko sobrang, parang nasa cloud nine. Yes. So, yan. Syempre yung mga viewers natin, mga beshi natin, gusto malaman kung ano yung dahilan kung bakit ka nakapag-decide na pumasok sa music industry. Yung dahilan is, first, it's ano talaga, very personal kasi it's really my dream since then na gusto ko talagang maging music artist. So, noon pa lang, kahit nung 14 years old pa lang ako, nagsusulat na ako ng mga tula, mga kanta, and hindi ko naman alam kung para saan siya. Pero alam ko lang sa sarili ko na one day, may pangarap ako na maging artist, kaya kailangan ko nang umpisahan ngayon na mag-ensayo, ganun. So, yun yung pinakaunang reason ko. And then, yung ngayon na talagang naging openly gay na ako, hindi lang sa aking family, sa aking friends, sa lahat, naisip ko na sa music industry, kailangan natin ng marami pang mga gay artists. And nakakatuwa kasi ang dami ng mga artists ngayon from the LGBTQ community na present sa music industry. And hindi lang ako ang nagwawagayway ng ating rainbow flag, kundi napakarami. At isa lang ako doon sa dadagdag ng representation at ng pag-uunawa ng mga listeners para sa aming community. Oo naman, bukas na ang tao dyan. At dahil napag-usapan na rin naman natin, pag-usapan natin yung chart-topping hits mo na Bangin, Kalawakan, and Kaya. Ano yung messages na gusto mong i-convey sa pamamagitan ng kantang to? Yung Bangin, okay. Wow, yung tatlo, okay. Yung tatlong songs na yun. Yung Bangin muna first. So, itong kantang to, ito yung kauna-unang song ko na nilabas ko with Warner Music Philippines. So, nung year 2021, Yung song na to is parang ito yung naging tulay ko para mag-reconnect sa love. Kasi noong 2020, syempre lahat tayo nakaranas ng pandemic, ganun. Tapos napakahirap nung times na yon. So ako rin parang may mga personal ako na mga pinagdaanan na talagang nahirapan akong maniwala ulit sa love. So yung kantang to, ito yung doon ko binuhos kung paano ako nakapag-reconnect with love. Yung minsan kailangan mong hindi matakot, kailangan mong hayaan ang sarili mong mahulog. Kailangan mong sumugal. Yes. Kailangan mong hayaan yung sarili mong minsan na mahulog sa bangin ng pag-ibig. Uy, iba yun ha. Kailangan mong mahulog sa bangin ng pag-ibig. Yan. Inote mo yan. And yung isa, Kalawakan. Kalawakan. Yung Kalawakan naman para to sa lahat ng mga may pangarap, pero ayaw pa nilang simulan kasi naiisip nila na hindi pa sila sapat, ganun. Yung Kalawakan, binaliktad ko siya. Instead of manifesting and attracting the universe, what if hinihintay ka ng kalawakan, no? Hinihintay ka ng universe na mag-umpisa dahil you're meant to be the great. Uy, ang ganda nun. Oo, imbis na ikaw nga naman mag-manifest, kailangan isipin mo na baka ikaw na lang hinihintay. Yes. Baka ikaw na kailangan magbukas ng pinto. Di ba? Napakagandang message nun, Bes. And yes. Yung Kaya. Ito, curious ako dito sa Kaya. Kaya. So, di ba, kapag narinig mo yung title, parang isipin mo, ah, ito yung song na mag-motivate sa akin na kaya ko lahat. Pero sa song na to, iniba ko siya. May twist. May twist siya na medyo ironic kasi yung title, Kaya. Pero what I'm actually trying to say sa song is, kung hindi mo na kaya, okay lang. Huwag mo na ipilit kasi tao ka lang. It's okay to take some rest, ganun.
Totoo, di ba? Alam mo talaga, lahat ng kanta naniniwala ako, merong kwento sa likod niyan. Kaya, nako, looking forward ako sa mga magagawa mo pang kanta at may susulat. Thank you, DJ. So yan, kilala ka sa pagkanta ng mga pop songs. If ever ba nagagawa ka ng isang ng ibang music genre, ano ba yung tingin mo nasa next in line mo? Marami akong gustong i-explore. Kasi bilang isang artist, ayaw ko rin na parang doon lang ako nakakulong ka. Oo, nakakulong ako at saka isipin lang ng people na what makes me special is my identity as a gay artist. But I think na it's about time na maisip ng mga tao na hindi na special yon kasi normal yon na naging bakla ako, ganun. Gusto kong mas seryosohin ako ng people sa aking music. So parang in the future, may mga surprise ako ilalabas na hindi lang pop na sound, kundi pwedeng maging rock, pwedeng maging world, ganun. Parang mga ganong klaseng type of journey ang aking gustong i-explore at type of genres. Totoo na hindi dahil gay ka, wala kang, alam mo yun, may mga bagay ka ba maipapakita ng higit pa. Ayan. Okay? So eto, handa ka ba sa isang game? Yes. Okay, ang game na ito ay tatawagin nating Fun Facts About Me. Ayan. So sasagutin mo lang naman yung mga tanong ko dito na gusto naming malaman syempre tungkol sa'yo. Gusto ko naming mas kilalanin pa. Okay. Okay, number one, sino ang nag-influence sa'yo sa fashion style? O nga naman, ang ganda kasi ng, yung fashion mo iba. Ayan, marami akong mga, ano, usually mga international artists, doon ako na-inspire kasi noon mahilig akong tingin-tingin sa mga magazine at saka mga pop artists. So, ilan na din doon sila, si Lady Gaga, si Elton John, si David Bowie, sila parang na-inspire ako the way nila kinikerry yung self nila as artist, yung parang creation sila, sila ang work of art, sila mismo. So doon ako na-inspire na, what if ganun nga, na hindi ako matakot na i-express yung self ko through fashion and bahala ng hindi pang karaniwan, basta gusto ko, ganun. And bagay na bagay, alam mo yun, thank you. Nakita ko, oh nga no, parang kay Lady Gaga, parang mga magulo, pero artistic. Okay, mga writer talaga ganyan. True. Number two, ano yung biggest pet peeve mo? Ang aking biggest na pet peeve is yung siguro yung mahilig mag-imbento ng storya. Totoo, nakakainis talaga yan. Yung parang ano, kasi ang dami-daming, isa lang naman ng truth, pero minsan nagiging marami yung versions ng truth. Oo, nakakasira yan ng buhay. True, yun yung tunay. Kaya naging pet peeve ko siya na ganun, pag ganun klaseng ano. No na. Ex na agad. Okay, number three, kung hindi ka singer, ano ka ngayon? I think tao pa rin. Kung hindi ako naging singer. Laging tao. Tao pa rin ako. Hindi, kung hindi ako naging singer, siguro, mapagpapalain. Isa kasi sa dream ko maging ano, flight attendant, ganyan. O, bagay sa'yo, matangkad ka. Ayun, so, ipupush ko yung ganong road kapag hindi ako nag music artist. Ah, sige, magkita tayo doon. Yun din gusto ko dati. Wow. Yeah. Okay, number four. Who's your celebrity crush? Celebrity crush, I think, dito sa Philippines, actually, dalawa sila. Puro rin sila openly gay. Si BJ Pascual at saka si si BJ Pascual at saka si Brett Manrock. Oh. Kasi, may something ba na para nakaka-relate ka? Oo. Kasi, silang dalawa kasi, alam mo yung saktong amount ng femininity at masculinity. Yung parang, medyo malilito ka kung ano bang sasabihin mo, pogi ka ba o maganda ka, ganun. Parang ganun rin kasi yung gusto kong i-achieve sa sarili ko and somehow naging... Tipong hindi mo kayang basahin. Oo, naging inspiration ko sila doon, si BJ at saka si Brett Manrock. So gusto ko lang mag-shoutout kay BJ Pascual kasi naging friend ko na siya recently and talagang sumusuport siya sa music ko. Kaya thank you so much and ayun. O, diba? Ayan. So ito gusto namin malaman sa'yo, what's your hidden talent na ngayon hindi na hidden kapag sinabi mo? Ano ba? Ano bang hidden talent ko? Siguro ano, hidden talent kong magmahal ng sobra. Grabe yun! Uy, grabe. Masaktan ako doon. Di ba? Pag-ibig talaga pag-uusapan, sobrang deep niyan. Yes. So no, yun talaga.
Actually, wala akong maisip na hidden talent ko. Siguro mahilig akong manggaya ng boses noon. Pero nung nag-mature na yung voice ko, hindi ko na masyado. Dati ginagaya ko si Lavina Morales, mga ganun. Na-achieve mo ba? Noon. Pero ngayon na-achieve ko pa siya ng konti. Kaso pwede ba sample? Konti lang. Gusto ko marinig yung Vina Morales. Medyo babaan ko lang ng tono para sure. Makaya. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap at kailangan ng ating pag-ibig. Grabe naman. Alam mo, huwag mo nang gawing hidden yan. Kailangan mong ilabas sa madlayan. Malay mo naman, diba? Isa yan sa mga maging dahilan kung bakit mas lalo ka pang sisikat. O, diba? Oo, feeling ko, ikaw na yung papalit. So, ayan, pag-usapan natin ng bago mong single. Ayan, balita namin, meron kang bagong single. Ang Takaw Tingin, pwede mo bang i-share sa amin yung inspirasyon mo sa likod ng kantang to? Ito yung tatanong ko kanina sa'yo, yung mga inspirasyon mo sa pag-susunod. Ito, Takaw Tingin. Base sa sinabi mo kanina, parang nagugustuhan mo ako kasi sa mga pananamit ko, ganon. Hindi ko siya sinasadya. Parang dati ko na siyang gustong gawin. At yung nagka-opportunity na ako na talagang i-push siya, ayun, ginawa ko na. Uy, kaya ko nang magdamit ng ganito, ganyan. Kasi dati may hesitations ako kasi syempre yung magulang mo, minsan di pabor sa'yo na maging bakla, ganyan. So yung talagang lubos na ako na nang natanggap, pinush ko na. Sige. Ayun. So, parang yun yung naging inspiration ko sa Takaw Tingin na ang pagiging Takaw Tingin, kailangan mong i-embrace. Kasi yun yung lahat tayo Takaw Tingin, pero hindi lang natin na-realize. Hindi siya lumalabas kasi hindi natin ini-embrace. Ayun. And feeling ko naman, yung tao naman tatanggapin ka as long as nakikita nila na masaya ka sa ginagawa mo. Tama. Diba? So, kung yun talaga yung way mo, and talagang nagustuhan ko yung way kung paano ka manamit. Grabe. Ang galing. And of course, ito. We know that you're a proud member of LGBTQ community. So, if there's one advice na you can give, ano ba yung mga bagay na masasabi mo sa mga tao hanggang ngayon ay walang boses para ipagtanggol o ipagmalaki ang sarili nila? Alam natin na marami talaga na nasa ganitong sitwasyon, pero alam mo yun, hindi nila alam kung paano ba nila ilalabas, which is ikaw na gawa mo. So ano ba yung mga advice na pwede mong i-share sa iba? I think, ano kasi, napakahirap ng ating situation kasi, ayun na nga, hindi natin pwedeng i-define ng isang bagay base lang sa isang experience ng tao kasi napakarami ng mga pwedeng opinion na lumabas. Totoo. Ganon. Kaya ang masasabi ko lang, magpakatotoo at talagang lawakan yung understanding natin kasi yung community natin, napakarami ng different struggles. At ayun, kapag minsan akala mo ikaw na yung pinaka nahihirapan, pero nahihirapan din yung iba. Kaya imbis na magtulukan tayo pababa, dapat magtulukan tayo pataas. Tayo pataas. Oo. Ayun, hilahan pala. Iba pala tulakan yun. Ibang tulak to. So, ayun. Dapat magtulungan, magkaintindihan dapat. Ganyan. Totoo. Kasi ito yung mundo na napaka-gulo na nga. Diba, ba't di pa tayo magmahalan? Tama. Diba? Tanggapin natin yung mga bagay o yung mga tao na... Kasi hindi natin alam yung pinagdadaanan ng mga taong to. True. Diba? Minsan nga ako, sino pa yung mga tao ngayon na-expect mo na hindi magagawa to? Sila pa yung mga tao talaga na, kaya niya pala yun. Ang galing niya pala. So, diba? I-appreciate natin yung mga talent ng mga bawat tao at huwag nating tignan sa mga bagay lang na nakikita natin dahil hindi natin matanggap. So, ayan. Best, magmahalan tayo. I love you. So, ayan. At dahil dyan, syempre, gusto namin makita at marinig ng live ang kantang Takaw Tingin by Paul Pablo. Hinding-hindi ka mabubuhay ng tahimik kung ang tenga mo'y san-san nakikinig. Hindi sila mawawala ng sinasabi, kaya sarili mo ang dapat. Kahit may manakit, ika'y maliit din,
Huwag mo lang pansinin, wala kang dapat baguhin. Mausabra na sila tanan. Kapag ikay masisilayan na, takaw tingin sila sa'yo. Nadadala at walang masabi sa'yo. Kasi kumikina ang iyong sarili sa iyong sarili. Takaw tingin, madaling sabihin na sumuko ka na lang. Baka di maintindihan dahil ikay walang katulad. Dahil baka di pa sila handa sa kung ano man ang iyong dala. Ika'y maliitin, huwag mo lang pansinin. Wala kang dapat baguhin. Mausabra na sila tanan. Kapag ika'y masisilayan na, takaw tingin sila sa'yo. Nadadala at walang masabi sa'yo. Kasi sarili, takaw tingin. Napapansin mo ba? Takaw tingin sila sa'yo. Nadadala at walang masabi sa'yo. Kasi kumikinang na iba ang iyong sarili sa iyong sarili. Takaw tingin. Napapansin mo ba? Takaw tingin. Napapansin mo ba? Takaw tingin, kumikinang ako. Grabe yun. Alam mo, habang nakikinig ako kanina, sobrang yung feeling na ang galing kasi hugot siya. At the same time, nagagawa mo siya na parang napaka-chill niya lang, na may step ka, pwede mo siyang isayaw. Yeah. Alam mo yun, parang ang galing. I'm a fan. Ayan. Thank you. And syempre, ito na nga ang ating pinakahintay, best, kung saan mo siya pwedeng i-follow. Pwede mo nang i-follow ang iyong mga social media accounts and of course, ang iyong latest release na Takaw Tingin. Ayan. So, kung gusto niyong pakinggan ang aking latest single na Takaw Tingin, sana ay pumunta lang kayo sa kahit anong streaming platforms, kasama na doon ang Spotify, Apple Music, at YouTube, and YouTube Music. So, i-type nyo lang Paul Pablo, at makikita nyo na lahat ng kanta ko doon. At yun, i-prioritize nyo yung Takaw Tingin, kasi yun yung bago kong kanta. And sana i-follow nyo rin ako sa aking socials. Everything is at It's Paul Pablo. Lalabas ako na aking mga balita, aking mga new releases. Doon yung malalaman lahat. So, sana i-follow nyo ako sa aking socials. And lastly, sa aking Fablos, thank you so much. Sa aking mga Fablos dyan na talagang loyal fans at gustong malaman ng aking mga future agendas, yung gusto nyong laging mauuna kayo sa balita, mag-join kayo sa aking Facebook groups and akin yung isesend sa inyo ang link. Kailangan nyo lang akong i-message kasi nagre-reply talaga ako sa mga fans. Talagang nagcha-chat sila na parang fan ako ng music mo. So talagang pinapasalamatan ko. And yun. Oo, nakaka-appreciate syempre yung mga fans kapag ganyan na sumasagot yung kanilang idolo. Wow. Thank you. Diba? Napaka-friendly niya. And mamaya magcha-chat ako. Go. So yan, alam mo, kanina sabi mo, huwag kakalimutan yung Takaw Tingin. Wala naman talaga nakakalimot sa Takaw Tingin kasi
takaw, tingin ka lang naman sa kanya. Hugot. Bes, kaya ikaw huwag kang susuko sa mga pangarap mo, lalo't posible naman talaga lahat. Basta, porsigido ka lang. At kung maging singer lang din naman ang gusto mo, nako, saktong-sakto, baka magaya ka dito kay Paul Pablo, di ba? Kahit pa paano, alam mo yung feeling na, feeling mo okay, dito lang ako kakanta, pero pwede pala, pwede naman palang lumabas ka sa kung ano man yung, kung nasaan ka man ngayon, ayan. Ipakita mo dito ang galing mo, ayan. Ipopromote natin ang ating singer on the air. Ayan. Pwede kang sumali dyan. At syempre, may papakita mo na nga ang galing mo, maaari ka pang manalo ng 100 pesos. Grabe, no? Meron 100,000 pesos. Pwede mong ako na lang, pero ako ng boses ni Paul. At syempre, best, bisitahin lang Yes The Best Facebook page para malaman mo kung paano sumali. At syempre, best, hindi lang yan dahil nagbabalik na nga ang Aliwan Fiesta this coming July 13, 14, and 15. At kung paano sumali, visit na www.aliwanfiesta.com para sa mga detalye. Ayan. Bes, maraming salamat po sa lahat ng nakinig, tumutok, at tinutukan kami hanggang matapos ni Paul. Ayan, maraming salamat po. At syempre sa another episode po ng Yes The Guest, magsama-sama ulit tayo. Nakasama mo nga DJ Karen, ang babaeng pwedeng hugutan, huwag mo lang babaunahin. Huwag mo lang babaunahin.